Patay matapos mahulog ang isang lalaki mula sa tricycle na mabangga ito ng van sa San Pascual, Batangas. Sa Sorsogon City naman, isang patay sa salpukan ng dalawang truck. Narito ang unang balita. Kita sa CCTV ang salpukan ng dalawang truck sa Barangay Ginlahon sa Sorsogon City. Ayon sa mga otoridad, nasa kabilang linya na ang isang truck, kaya ito nabangga sa kasalubong na truck. Binawian ng buhay ang driver ng nakabanggang truck, habang tatlo naman ang sugatan. Itinakbo na sila sa ospital. Sa bayan ng San Pascual sa Batangas, nahulog sa sinasakyang tricycle ang 57 taong gulang na si Danilo Cabagyo. Nabangga kasi sila ng kasunod na van matapos itong magtangkang mag-overtake sa tricycle. Ito po ay same direction pababa ng Padre Castillo. Ngayon, itong van na bangga niya sa likod itong tricycle na kung saan tumalsik ang angkas nitong driver ng tricycle. Hindi naman kabilisan ma'am itong van sa takbo. Nang na-miscalculate niya yung pag-overtake dun sa tricycle, nasabitan niya yung gilid ng tricycle, yun ang naging dahilan. Isinugod sa ospital si Cabagyo pero binawian siya ng buhay kalaunan. Sugatan din ang driver ng tricycle. Hawak naman na ng pulisya ang driver ng van. Overtake po talaga para malampasan. Pag-overtake ko po, bigla rin pong pumasok. Humingi rin po ako ng pasensya sa hindi ko naman po kagustuhan ng nagawa ko. Kumbinsido ang mga kaanak ni Cabagyo na aksidente lang ang nangyari, pero itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo laban sa driver ng van. Bumaliktad ang tricycle na yan sa gitna ng Maharlika Highway sa Talavera Nueva Ecija. Nahagip daw kasi ang tricycle ng isang kotse na nag-overtake. Nagpaikot-ikot pa ang tricycle hanggang sa tumaob ito. Nagtamo ng minor injuries ang tricycle driver at ang pasahero nito. Nasa maayos naman na silang kalagayan, tumulong ang driver ng kotse sa mga biktima. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.